Pagugatog ng Buhay. Kabanata 46. Si Hailey ay napakarilag at Fervic siya ay mukhang isang magandang pagpipinta. Agad na ipinikit ni Alex ang kanyang mga mata, pinilit ang kanyang sarili na hindi tumingin o mag-isip tungkol dito. Sinubukan niyang alalahanin ang baluktot na mukha ni Claire habang siya ay sumigaw sa kanya. Nakatulong ito sa kanya na huminahon mula sa mga masasamang kaisipan na mayroon siya sandali lamang. Sa loob ng isang minuto, ang lahat ng 7 puntos ng acupuncture ay pinindot. Ang electric chikarayom ay nangangailangan lamang ng 7 segundo upang maisakatuparan. Pagkaraan ng 7 segundo, tinanong ni Alex, "Okay, tapos na ako kay Hailey. Ano ang pakiramdam mo?" Inaplos ni Hailey ang kanyang mga templo at binigkas, "O aking Diyos, hindi na nasasaktan ang aking ulo. Ang aking mga templo ay dati nang nasaktan ng masama. Okay daw, talagang kamanghamanghang ka. Kung nagkasakit ulit ako balang araw, darating ako sa iyo." Habang nakikipag-usap, pinalitan ni Hailey ang kanyang katawan sa gilid na naging sanhi din ng kanyang dibdib na mag-jiggle. Sa loob lamang ng ilang minuto, umalis si Alex mula sa tinawag na doktor. Rockefeller kay Alex, at ngayon Kido. Ang kanilang relasyon ay tila nakakakuha ng mas casual sa bawat pagbabago sa palayaw. "Mister, maaari mo ring eye massage ang aking ulo. Nakakasakit din ako ng ulo sa lahat ng oras." Walang sala na nagtanong si Zoe habang tinitingnan niya si Alex kasama ang kanyang malaking mga mata na tulad ng mga mata. "Si Sweet, nakakuha ka rin ng sakit ng ulo. Yeah." Inawakan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang maliliit na kamay. "Kailanman sinabi sa akin ni nanay na maglaro ng piano, nakakakuha ako ng sakit ng ulo." Tumawa silang lahat sa mga sinabi ni Zoe. Gamit nito, iniwan ng pamilyang Carter si Alex gamit ang bag ng dokumento. Ngunit bago umalis sa ospital, ipinagpalit ni Hailey ang mga numero kay Alex. Si Cheryl, sa kabilang banda, ay hindi na makakapigil sa kanyang pagkamausisa. "Ano ang mali kay Lawson? Gumagamit ka ng ibang paraan ng acupuncture sa kanya at hindi iyon ang 30 acupuncture ng impyerno. Ano iyon?" Sumagot si Alex, "Hindi mo ito maiintindihan kahit sinabi ko sa iyo. Ikaw, maliit ka." Nagpout si Cheryl. Naisip ni Alex na ang kanyang galit na ekspresyon ay mukhang kaibig-ibig. Nakatitig pa rin sa kanya, ngumiti si Alex. "Kapag nalaman mo ang 30 acupuncture ng impyerno, halika na makita ako muli. Tuturuan kita ng susunod. Pag-alis, pinky na pangako." Sinabi niya habang inabot niya ang kanyang pinky sa kanya. Si Alex ay gaganapin sa isang chuckle. "Pinky pangako. Sa totoo lang, pinky na pangako." Matapos masilyuhan ang kanilang pangako, binuksan ni Alex ang bag ng dokumento at natagpuan ang dalawang card na nakalagay sa loob. Ang isa ay isang bank card habang ang iba ay itim at mas makapal. Nagkaroon ng isang pagukit sa isang tabi pati na rin Maple Villa. Nabigla si Cheryl. "Ito ang keycard mula sa Maple Villa. Binigyan ka ni Hailey ng isa sa mga villa doon kung ano ang isang regalo. Alam din ni Alex ang tungkol dito. Ang Maple Villa ay isang maliit na lugar na puno ng mga Grand Villa at itinuturing na isa sa namumunang 10 upscale na lugar sa California. Ang panimulang presyo para sa mga villa na ito ay hindi bababa sa $80,000. Kaya ang villa na ito ay madaling higit sa $100,000,000 at hindi niya alam kung magkano ang pera sa bank card. Ang pamilya ni Alex ay labis na mayaman at ito ay pagbabago lamang sa kanya. Gayunpaman, umiling-iling si Alex at sinabi, "Ang reg along ito ay labis." Pumiti si Cheryl. "Oh, huwag sabihin iyon." Ang Whelan Realty ay matagumpay at ang Maple Villa ay isa rin sa mga pag-aari ng pamilya Carter. Ang pagbibigay ng isang ari-arian bilang isang regalo ay marahil hindi malaki sa isang pakikitungo sa kanila. Bukod sa si Lawson ay tila medyo nakatakda sa pakikipagkaibigan sa iyo, ikaw na maalamat na doktor. Hindi mo magagawang tanggihan ang alok na ito ngayon. Bigla, isang matangkad na lalaki ang pumasok sa ospital. "Alex, Alex. Narinig ko na nagising si Madam Brittany." "Oh, Nicholas.
Nahuli mo ang balita ng mabilis. Ngumiti si Alex. Ang lalaki ay si Nicholas Hudson, kaklase ng high school ni Alex. Dati rin siyang isa sa kanyang mga kulang. Bago ang aksidente, si Alex ay dati nang mayroong isang malaking pangkat ng mga kulang. Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay tumigil sa pagsunod sa kanya pagkatapos ng aksidente. Ang ilan ay nagsimulang manginsulto at magpapasaya sa kanya na para bang magpapahiya sa kanya ay itaas ang kanilang sariling katayuan. Iba si Nicholas sa iba. Madalas niyang nakipag-ugnay kay Alex sa kabila ng sitwasyon ni Alex. Siya ay talagang isang mabuting tao. Gayunpaman, wala siyang mayaman o malakas na background. Umasa siya sa mga kabayaran upang mabuhay. Rilipat siya sa maraming iba't ibang mga lugar at nakakuha ng milyon-milyong mga kabayaran mula sa mga kumpanyang nagsisikap na sakupin ang pag-aari na kanyang tinitirhan. Bisitahin ni Nicholas ang Brittany tuwing ngayon kaya kilala rin niya si Cheryl. Ang kanyang chubby face ay na-plaster ng isang maliwanag na ngiti. Oh hello, Dr. Coney. Pagkatapos ay lumingon siya kay Alex. Naging kaibigan ako ng isang nurse dito at nagpalitan ng mga numero sa kanya. Siya ang nagpapaalam sa akin. Nang makita na may kumpanya si Alex, gumawa si Cheryl ng maliit na pakikipag-usap sa kanila at pinasaya ang kanyang sarili. Kabanata 47. Tumakbo si Nicholas sa ward ng Brittany at sinabi, Madam Brittany, gising ka talaga. Ano ang isang kaluwagan? O ikaw, Nicholas? Gumawa sila ng maliit na pag-uusap, nakikipag-usap sa bawat isa. Sinabi ni Alex, dumating ka rito sa tamang oras. Tutulungan ko ang aking ina na mapalabas mula sa ospital. Maaari mo bang tulungan akong makuha ang kinakailangang papeles? Inayla siya ni Nicholas. Alex, kapag pinalabas ang Madam Brittany, saan ka pupunta? Dadalhin mo ba siya sa mansyon ng as? Alam ni Nicholas kung gaano kalupit ang as exes kay Alex. Nagmuni-muni si Alex at sumagot, maaari kaming manatili muna sa isang hotel. Bibili ako ng tamang lugar mamaya. Lumalawak ang mga mata ni Nicholas, mayroon kang pera upang bumili ng isa. Alex peking pinagsama at nagsinungaling, ginagawa ng aking ina. Sa paliwanag na ito, binili ng buo ni Nicholas ang kanyang kasinungalingan. Pagkatapos ng lahat, si Brittany ay naging CEO ng Rockefeller Group at alam ng lahat na siya ay isang malakas at malayang babae. Kahit na siya ay magiging kuripot sa kanyang kayamanan, ang pagbabago ng bulsa ay higit pa kaysa sa kung ano ang maaaring kumita ng normal na tao. Gayunpaman, idinagdag ni Nicholas, sa palagay ko dapat kayong manatili sa isang hotel. Halika lang sa pwesto ko. Wala ang aking pamilya, ngunit marami kaming mga pag-aari. May isang walang laman ngayon, maaari kang lumipat sa anumang oras na gusto mo. Oo naman. Matapos mailabas ang kanyang ina mula sa ospital, nagpaalam si Alex kay Cheryl. Alam na mananatili sila sa lugar ni Nicholas, walang tanong si Brittany. Narinig niya ang tungkol sa mga karanasan ng kanyang anak sa mga as-exes matapos magising. Galit na galit siya tungkol dito, ngunit tumahimik siya. Sa isang oras, nakarating sila sa lugar na nakasakay sa kotse ni Nicholas. Ang gusali ay 18 palapag ang taas at ang apartment ay nasa 9. Ito ay sa paligid ng 150 square milya, isang napaka-perpektong bahay. Pinukpok ni Alex ang kanyang kilay nang makita ang loob ng apartment. Hindi ito dahil ito ay masyadong rundown, ngunit sa kabaligtaran, ito ay mukhang ganap na kamanghamanghang. Ang panloob na disenyo ay pambihirang. Mayroon itong lahat na kailangan din nila. Tama si Nicholas, kahit sino ay maaaring lumipat lamang. Nicholas, ang lahat ba ng mga unit na iyong pamilya ay nagrenta rin ng maayos na gamit tulad nito? Nicholas chuckled, Alex, marahil ay hindi mo alam na ang karamihan sa mga inuupahang apartment ay maayos na nilagyan. Sino ang nais magrenta sa kanila kung hindi sila? Wala pang tanong si Alex. Naiisip niya lang na ang apartment ay medyo maayos na nilagyan. Matapos suriin ang apartment, tumungo si Alex sa ibaba upang makuha ang kanilang mga bagahe. Bigla, ang tinig ng isang babae ay sumigaw mula sa pasukan, Nicholas Hudson, wala ka bang iniisip?
Pinapayagan mo ang mga taong ito na manatili sa iyong apartment sa kasal. Sino sila sa iyo? Tumalikod si Alex at nakita ang isang pangkat ng mga taong naglalakad. Ang sumigaw ay isang batang babae. Mukha siyang naiinis sa mga makitid na mata. Ang iba bang labi ni Nicholas ay nanginginig, "Sis, brother-in-law, ikaw bakit ka nandito?" Si Ririt. Ang mga nagbarge ay ang kapatid ni Nicholas at ang kanyang asawang sina Merida Hudson at Sean Wellington. Kasunod sa likuran nila ay ang mga magulang ni Nicholas. Lumapit ang ama kay Nicholas at sinampal siya sa buong mukha, "Pag-iinis, nagtuwat ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gawin ito? Pinili ko ito upang magkaroon ka ng isang lugar upang lumipat sa iyong makabuluhang iba pa pagkatapos magpakasal. Gusto mo ring magpakasal. Paano mo hahayaan ang isang tao na manatili dito ng madali? Kukunin ko ang mga relasyon sa iyo kung maglakas loob mong hayaan silang manatili. Tatay, si Alex ang aking matalik na kaibigan. Basagsiwit asterisk E. Kung talagang magkaibigan ka, hindi siya mananatili sa iyong apartment sa kasal." Nakaramdam si Alex ng medyo awkward. Hindi niya talaga inaasahan na mag-alok si Nicholas sa kanyang apartment sa kasal para silang dalawa ay manatili. "Mangyaring huwag magalit, G. Hudson. Hindi kami nanatili dito. Sa katunayan, mayroon na kami sa ibang lugar. Nais lamang naming suriin ang apartment ni Nicholas." Ipinaliwanag ni Alex. "Paf, huwag kang maglakas loob na magsinungaling sa akin. Pati mula sa ibaba ay tumawag lamang upang ipaalam sa akin na ang aking kapatid ay hahayaan kang manatili dito. Bukod, inaangkin mo na mayroon kang ibang lugar upang manatili. Kaya, nasaan na yon, ha?" Sumigaw si Merida, malinaw na inis. "Pamantong hininga si Alex, mayroon talaga akong lugar upang manatili. Nasa Maple Villa ito. Tingnan, mayroon akong keycard." Tiningnan ni Sean ang keycard at natanto na ang bilang 8 ay nakaukit dito. Malamig siyang ngumiti. "Ikaw ay tulad ng isang sinungaling. Talaga. Maple Villa. Ang keycard na ito ay malinaw na isang pekeng." Tumingon si Merida kay Sean at tinanong, "Paano mo malalaman iyon, babe?" Si Sean ay sabik na tumingin kay Alex at ipinaliwanag, "Ginawa ng aking kumpanya ang Webels para sa bawat pag-aari sa Maple Villa. Alam ng lahat na ang 8th Villa ay isang regalo mula sa may-ari ng Maple Villa, G. Carter, sa kanyang asawa. Walang paraan ito sa iyo. Kabanata 48. Si Merida ay tumagilid at pinaik ang tainga ni Nicholas. "Makinig sa iyong bayaw, walang muwang na anak. Anong uri ng mga tao ang nakikipagkaibigan ka ngayon? Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga villa sa Maple Villa? Ang iyong bayaw ay hindi makakaya kahit isa sa 1,000,000 taon. Sinubukan upang linlanggan kami ng isang pekeng keycard. Ikaw ay ganap na katawa-tawa." Walang pagsasalita si Alex. Ayaw niyang harapin ng kanyang ina ang anumang pangihinsalto. Siya ay pinakawalan lamang mula sa ospital. Lumingon siya kay Nicholas. "Nicholas, maaari mo itong pag-usapan sa iyong pamilya. Kami ay pupunta na." Tinanong ni Nicholas, "Off sa kung saan?" Umiti si Merida at nagbiro, "Saan?" Tiyak na pupunta sila sa Maple Villa at manatili sa ilang mga Grand Villa syempre. Bakit sila mananatili sa tulad ng isang rundown na lugar, di ba? Masasanay pa ba sila sa naturang kahirapan? Tumawa din si Sean sa kanila, tinatrato ang mga ito tulad ng mga clown sa isang circo. Sumagot si Alex, "Totoo ang aking keycard. Binigay ito ni G. Carter ng matagal. Nicholas, tama, alam ko kung gaano mo ako pinapahalagahan. Makakasama ako ngayon sa aking ina." Pagkatapos ay tinulungan niya si Brittany sa labas ng apartment. Sa buong pag-uusap, hindi sinabi ni Brittany ang isang solong salita at pinanood ang kanyang anak na mag-navigate sa buong sitwasyon. Kalmado siya at nakolekta, pinangangasiwaan ng maayos ang sitwasyon. Natuwa si Brittany na hawakan niya ito ng maayos. Iminungkahi ni Nicholas, "Ihahatid kita doon. Nasa sasakyan pa ang bagahe." Patuloy na pinapasaya ni Sean ang mga ito, sa palagay ba niya ay may hotshot siya.
para bang bibigyan siya ni G. Carter ng kanyang villa. Babe, dapat nating sundin ang mga ito at alisan ng takip ang kanyang mga kasinungalingan upang maiwasan ang iyong kapatid na makakuha ng scam. Tama ka. Pagkatapos ay sumakay si Nicholas patungo sa Maple Villa. Kinumpirma pa niya ang patutunguhan kasama si Alex ng maraming beses sa paglalakbay. Sumunod si Sean, Merida at iba pa. Sinusundan din kami ng aking pamilya. Ewan ko ba? Sabi ni Alex. Una niyang inilaan na ibalik ang keycard kay Charles. Gayunpaman, binago niya ang kanyang isip at nais niyang bilhin ang bahay sa halip. Sa security ng Maple Villa, binigyan ng keycard ang Nicholas ng pag-access sa kotse kaagad. Gayunpaman, ang kotse ni Sean ay tumigil sa pamamagitan ng seguridad. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa mga gwardya, magkasama kami, mga kamag-anak. Sa loob, labis na nagulat si Sean. Naiisip niya sa kanyang sarili, totoo ba ang keycard? Nag-huff si Merida, babe, hindi mo ba pinalayas ang kotse ng aking kapatid upang magtrabaho dito? Siguro nakarehistro ang system ng kanyang kotse kaya makapasok siya. Ang aming ay bago kaya hindi kami makakapasok. Sinampal ni Sean ang kanyang hita sa labas ng pagsasakatuparan, oo, paano ko makalimutan? Dagdag pa ni Merida, tingnan natin kung paano nila haharapin tayo sa sandaling nalaman nila na hindi nila ma-access ang ari-arian. Ang mga mahihirap at tusaw na tao ay walang karapatang makipag-usap sa aking kapatid. Naabot nila ang pag-aari ng ikawalong villa. Si Sean ang unang lumabas sa sasakyan. Itinuro niya ang villa ng Mad Olash at sinabi, ito ang numero 8, makikita ko kung anong mga trick ang maaari mong hilahin. Kung mayroon ka talagang access sa villa na ito, kakainin ko ang lahat ng damo sa hardin na ito. Tinulungan ni Alex si Brittany sa labas ng kotse at sinulyapan siya, sure. Kung hindi mo tinutupad ang iyong pangako, kung gayon hindi ka hihigit sa isang lobo na nakaharap sa Warthog. Kinuha ni Alex ang keycard mula sa kanyang bulsa at inikot ito sa card reader. Sa isang maliit na beep, automatikong binuksan ang pinto. Nagyelo si Sean. Inaasahan niyang mapanood si Alex na ipahiya ang kanyang sarili sa harap nila. Si Merida at ang kanyang mga magulang na nakatayo sa likuran ni Sean ay nakatitig din sa kawalan ng paniniwala. Tandaan na to pa rin ang iyong pangako. Kainin ang buong hardin, lahat maliban sa mga bulaklak. Iniwan sila ni Alex ng isang paalala at tinulungan ng Brittany sa villa. Walang paraan, walang paraan. Bilang 8 ay isang regalo mula kay G. Carter sa kanyang asawa. Ang Webbles ay natatangi at isinay personnel, ito ay napakamalaki at maluho. Paano mo nakuha ang keycard na iyon? Dapat mong matagpuan ang keycard na ito sa isang lugar. Sumigaw si Sean. Hindi lang niya ito pinaniwalaan at tiyak na ayaw niyang kumain ng damo. Dagdag pa ni Merida, maaaring ninakaw niya ito. Babe, hindi mo ba alam ang manager Miles mula sa Whelan Realty? Tumawag sa kanya at magtanong tungkol dito. Kung pinamamahalaan namin upang mahuli ang isang magnanakaw, gagantimpalaan ka. Mas madali para sa iyo na makakuha ng mas maraming mga proyekto upang magtrabaho sa Whelan. Tumanggo si Sean at hinayla ang kanyang telepono malapit nang tumawag. May nagjogged hanggang sa pasukan ng villa. Ito ay si Charles Carter. Natuwa si Sean, agad niyang binati si Charles Mister. Carter, ako si Sean mula sa Muebles ng Mobola. Tinakaw ba ang iyong keycard? Tingnan mo, ang magnanakaw ay nandyan. May balak pa siyang manirahan sa iyong villa. Nakakuha siya ng ilang mga bola upang magnakaw ng iyong villa, bibigyan ko siya. Si Charles ay lumingon sa Alex at Brittany na malinaw na nagtataka. Sinasabi mo na siya ay magnanakaw. Oo, ninakaw niya ang keycard sa bilang 8. Ano ang siriwit asterisk na ibig mong sabihin na ninakaw ito? Sumigaw si Charles habang sinampal niya si Sean sa buong mukha. Si Alex ay godbrother ng aking asawa. Ang numero 8 ay sa kanya at tinawag mo siyang magnanakaw. Naghahanap ka ba ng isang nais na kamatayan? Mag-scram. Kabanata 49.
Nasaksihan lang ni Charles si Alex na mailigtas ang kanyang anak na babae at pagalingin ang sakit ng kanyang asawa. Doktor, lumuhod ba si Connie kay Alex? Maaari lamang niyang mangarap na makipagkaibigan sa isang napakalakas na tao at gayunpaman ang taong ito ni Sean ay nagsisikap na sirain ang kanyang mga pagkakataon. Parehong sina Sean at Merida ay nabigla sa kanilang pangunahing. Pagkatapos lamang, idinagdag ni Charles Mobile of Furnishing ha. Ang iyong CEO, G. Edward, ay nais na mag-imbita sa akin sa hapunan ng mas maaga. Sabihin sa kanya na kailangan kong tanggihan ang kanyang alok at nais kong kanselahin ang aming pakikipagtulungan. Ah! Natakot si Sean, ang kulay ay agad na tumulo mula sa kanyang mukha. Siya ang tagapamahala ng Mobile of Furnishing, ngunit si G. Edward ang CEO, ang direktor ng kumpanya. Kung malaman ni G. Edward ang tungkol dito, walang paraan na siya ay pabayaan na madali. Ang pinaputok ay ang magana parusa na makukuha ni Sean. Sa malakas na tinik, lumuhod si Sean sa lupa. Mr. Carter, G. Carter, pakisabi sa akin. Mali ako, hindi ko alam ang mas mahusay. Pakiusap ako. Sasampalin ko ngayon. Gamit nito, sinampal ni Sean ang kanyang sarili ng maraming beses. Mapatla ang mukha ni Merida dahil malinaw na natakot din siya. Kailangan pa nilang bayaran ang mga pautang ng kanilang bagong pag-aari at kotse. Kung mawawala ng trabaho si Sean ngayon, ang lahat ng ito ay magiging walang kabuluhan. Agad siyang nagsimulang humingi ng tawad kay Alex at hiniling kay Nicholas na tulungan din ang pakiusap. Pagkatapos ay nagsalita si Alex. Charles, ayos lang, kalimutan mo lang ito. Ang taong ito ay bayaw ng aking kaibigan. Palagi siyang nakatingin sa iba at marahil ay medyo kaisipan lamang. Mula nang magsalita si Alex, agad na sumang-ayon si Charles na hayaang madali si Sean. Si Sean at ang kanyang pamilya ay hindi nang ahas na manatili pa. Agad nilang pinasalamatan si Alex at nagbid sa kanilang poem. Bigla, nagsalita si Brittany. Huwag kalimutan na tapusin ang damo sa hardin. Si Brittany ay naging asawa ng CEO ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng 300 bilyon, siya rin ay isang malakas at malayang babae mismo. Kahit na hindi siya nagsalita ng mas maaga, mayroon pa rin siyang mga opinyon. Patuloy na ininsulto ni na Sean at Merida ang kanyang mahal na anak kaya paano siya makaupo at manood. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Sean ay gulp mapait. Ngunit ang magagawa niya ay tumanggo ng labis. Pagkatapos ay lumakad si Sean sa pintuan at nagsimulang kumain ng damo sa hardin. Siya. Si Charles ay bahagyang naago. Sumagot si Alex, hayaan siya. Ang isang maliit na parusa ay makakatulong sa kanya na malaman ang kanyang aralin. Panipi. Noon lang sina Haley at Zoe ay dumating din sa villa. Tila na ang kanilang pamilya ay nakatira sa tabi ng pintuan sa bilang siyam. Maraming naisip si Haley na ibigay sa kanya ang villa. Sino ang hindi nais ng isang maalamat na doktor na nakatira sa tabi nila? Niyakap ni Zoe si Alex sa pamamagitan ng kanyang mga hita samantalang si Haley ay gumawa ng maliit na pakikipag-usap kay Brittany. Sa kabilang banda, nakaramdam si Nicholas ng sobrang awkward kaya ay paalis at nagpaalam siya kay Alex. Nilakad siya ni Alex sa pintuan at sinabi, Nicholas, kami ay homies, nakukuha mo ang ibig kong sabihin. Kung kailangan mo ng kahit ano, maaari kang palaging umaasa sa akin. Inanyayahan ni Haley si Alex at ang kanyang ina na maghapunan sa kanilang lugar. Hindi lang tanggihan ni Alex ang kanilang alok. Si Haley ay masyadong palakaibigan at magiliw. Sa kanilang pagkikita, sinubukan ni Alex na ibalik ang bank card kay Charles. Gayunpaman, iginiit ni Charles na ibigay ito kay Alex na sinasabi na si Alex ay tumingin sa kanya kung ibabalik niya ito. Wala nang magawa si Alex kundi hawakan ang card. Nagpapatuloy sila sa hapunan dahil ang parehong pamilya ay may lubusang kamanghamanghang oras. Sa bilang walo, binigyan ni Alex si Brittany ng isa pang masahe dahil sa wakas ay mayroon silang oras upang magkaroon ng mahabang pakikipag-usap sa bawat isa. Puno ng halo-halong emosyon si Brittany. Anak ko, sa nakaraang taon ay napakahirap sa iyo.
Gusto kong bisitahin ang libingan ng iyong ama bukas. Tumango si Alex. Kailangan kong bumili muna ng kotse. Nagpunta si Alex sa isang tindahan ng dealership ng BMW sa California kinabukasan. Gayunpaman, tulad ng pagpasok niya sa tindahan, bumagsak siya sa Beatrice. Si Beatrice ay kasama ang kanyang pangkat. Nang makita niya si Alex, lumapit siya sa kanya ng isang smug smirk. Kay Rockefeller. Ano ang isang walang silbi na piraso ng she-asterisk tulad ng ginagawa mo dito? Sinusubukan mong maghanap ng trabaho. Kabanata 50. Sina Beatrice at Claire ay nakilala ang Carters kahapon. Dahil nabanggit ni Charles na bibigyan niya si Alex ng isang villa at 10 milyong dolyar, hindi siya naniniwala sa buong araw. Gayunpaman, pagkatapos na maisip ito, naisip niya na si Charles ay nagsisinungaling lamang upang matrigger ang mga ito. Natapos pa ni Claire na hindi gusto ni Alex kung paano siya sinipa, kaya hiniling niya kay Charles na tulungan siya sa pamamagitan ng paghinto ng kanilang villa upang matrigger ang mga ito. Nagayos pa siya ng isang dahilan kung bakit handa ring tumulong si Charles. Nakipag-ugnay si Alex kay Cheryl pagkatapos ng lahat. Mula kay Doctor. Naisip ni Connie si Charles, anak na babae, hindi mahirap humingi ng tulong sa kanya. Si Alex ay wala pa ring iba kundi isang walang silbi na piraso ng Siri with asterisk T sa mga mata ng as-exes. Medyo nagulat si Alex. Bakit ka nandito? Nakasimangot si Beatrice. Narito ako upang bumili ng kotse. Bakit pa ako makakasama sa isang tindahan ng pangangalakal ng kotse? Sa palagay mo ba ay mababa ako sa iyo upang makahanap ng trabaho? Sa pamamagitan ng paraan, sa palagay mo ba ang anumang natalo ay maaaring bumana sa isang tindahan ng pangangalakal ng BMW? Sigurado ka bang napunta ka sa tamang lugar? Sigurado ka bang hindi ka talaga naghahanap ng Nissan sa halip? Beatrice, sino siya? Huwag sabihin sa akin, siya ang walang silbi na bayaw na patuloy mong nagre-reklamo. Ang isang batang babae sa isang palda ay nag-snickered habang naskanya si Alex. Siya ay si Mona Wise, kaklase sa Universidad ng Beatrice. Nasa isang pangkat silang apat. Ang dalawa pa ay mga lalaki. Ang isa na may gintong kwintas ay si Wilson Jordan habang ang isa pa sa casual na damit ay si Sam Culver. Nag-click sa kanyang dila si Beatrice. Tama ka, ito ay walang silbi na talo. Ngunit isipin ang iyong mga salita, sa lalong madaling panahon hindi na siya magiging aking bayaw. Siya ay tulad ng isang talo na hiwalay siya ng aking pamilya. Kaya siya ang iyong dating kapatid na lalaki. Hoy dude! Pumiti si Wilson. Upang maging lantaran, ang mga kinakailangan sa aplikasyon ng trabaho ng tindahan na ito ay talagang mahirap makamit. Ang sinumang average na tao ay hindi makakakuha ng trabaho dito. Gayunpaman, ang aking kapatid ay ang tagapamahala, kung kailangan mo ng tulong sa mga aplikasyon ng trabaho, kailangan mo lamang magtanong. Ang isang dating kapatid na lalaki ay minsan pa ring bayaw, di ba? Nag-huff ulit si Beatrice. Ano ang ibig mong sabihin ng bayaw na iyon? Hindi ko siya tinatrato tulad ng isa. Bakit mo pa siya tinutulungan, Wilson? Walang ekspresyon, mahinahon na sinabi ni Alex, tapos ka na ba? Kung ikaw ay pagkatapos ay umalis sa aking paraan. Sinusubukan kong bumili ng kotse dito. Ano? Bumili ng kotse? Natigilan ang apat. Hindi ba siya narito upang makakuha ng trabaho? Lalo na natigilan si Beatrice at labis siyang inis sa tono at ekspresyon ni Alex. Niyakap niya ang kanyang mga kamao at sumigaw, "Hoy, walang talo ka. Huwag kang maglakas loob na subukan na mabulabog ang iyong paraan. Maaari mo bang bayaran ang alinman sa mga kotse dito?" Sa isang chilling gaze na snack si Alex. "At ano ang dapat gawin sa iyo? Dahil nais mong i-cut ang mga relasyon sa akin, wala akong utang na loob sa iyo. At talagang hindi ko kailangang tiisin ang iyong mga tantrums. Isipin ang iyong negosyo o ilalagay kita sa iyong lugar sa pamamagitan ng lakas." Pagkatapos ay sumakay si Alex sa grupo. Dumiretso siya sa bulwagan at tumawag para sa isa sa medyo kaakit-akit na mga empleyado ng kababaihan doon.
Itinuro niya ang isa sa mga kotse at sinabi, "Hoy ikaw, gusto ko ang kotse na ito, ang pula, ang pinakamahusay. Gusto kong dalhin ito sa kalsada ngayon, posible ba?" Ang sales lady ay medyo bata at tila walang karanasan siya. Naguluhan siya sa mga kahilingan ni Alex. Ang kotse na nais ni Alex ay isa sa mga marangyang BMW na kotse, isang import na M8. Ang presyo ng base ay madaling higit sa 2 milyong dolyar. Kung matagumpay niyang ibenta ang kotse na ito, makakakuha siya ng libo-libo sa komisyon. Matapos ang isang maikling pag-pause, ang sales lady ay sumugod at tumanggo ng labis. Oo, hindi yun magiging problema. Tatakbo kita agad sa proseso. Nais mo bang mag-apply para sa isang pag-install o magbayad ng paitaas? Paitaas. Hold on. Nagmadali si Beatrice sa kawalan ng paniniwala. Wala kang ganoong uri ng pera. Ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Ano, sa palagay mo ang gastos na ito ay 100 lamang? Sobrang pinapakain ni Alex sa kanya. Ano ito sa iyo? Naginis si Beatrice. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Kailangan mo ring lumuhod sa harap ng aking ina para lamang makakuha ng 500,000 dolyar na humihiling sa kanya tulad ng mababang peste na ikaw. Mayroon ka bang 2 milyong dolyar? Nagpadala si Lord Lex Gunther ng malaking halaga ng pera upang mabayaran ang pabor sa ilang araw na ang nakakaraan. Gayunpaman, ibinalik ito sa kanya mamaya. Kaya si Alex ay dapat pa rin maging isang mahirap na mababang tao. Pagkatapos ay bumaling si Beatrice sa sales lady. Huwag kang lokohin. Sa palagay ko sinusubukan lang niyang lamandi sa iyo. Ha? Nagulat ang sales lady at nalito. Pagpapanatili ng isang malamig na expression, sinabi ni Alex, "Ano ang gagawin mo kung makakaya ko itinbilhin?" Si Beatrice ay sumulyap sa kanya ngayon. Patuloy na namumula, talo. Kung talagang makakaya mo ito, tatawagan kitang tatay ng 100 beses. Kung hindi mo kailangan mong lumuhod sa harap ko at dilaan ang aking sapatos. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.